Kamusta mga Lodi? Ball is life. Klakson, ginantihan ang umaway kay Rudy Gobert. Nagkainitan na ang Dallas at Utah. Bago po natin pag-usapan yan mga Lodi, ay huwag kalimutan ilike ang ating video, mag-subscribe sa ating channel at i-click ang notification bell button para updated po kayo sa mga kaganapan sa basketball world. Laban ng Utah Jazz versus Dallas Mavericks. Bago pa man magsimula ang game ngayon mga Lodi, ang Utah Jazz po ay may 9 na sunod na panalo habang ang Dallas Mavericks ay nasa pang-7 pwesto at may 4 na sunod na panalo. Sa first quarter mga Lodi, medyo low scoring ang parehong kupunan. Ang ganda kasi ng depensa na binibigay nila sa isa't isa. Ang bumida para sa Utah ay itong si Mike Conley na gumawa ng 13 points, 5 out of 6 shooting at tumbikada ng 3 threes. Si kabayan Jordan Clarkson naman ay nakascore ng 2 points galing sa maganda niyang cut sa basket. Habang sa kabila naman ay syempre si Luka Doncic na gumawa naman ng 9 points at 3 assists. Pareho ngang tumira ng 11 out of 24 or 45.8% from the field ang Utah at Dallas. Natapos ang first quarter 27-25 in favor of Mavericks. Sa second quarter mga Lodi, nadali ng malas na outside shooting itong Utah Jazz. Akalain mong 1 out of 13 lang sila sa 3-point line. Si Donovan Mitchell nga ay hindi man lang nakascore sa quarter na ito. Sa loob ng 8 minutes and 32 seconds ay 0 out of 6 si Donovan Mitchell. Pati si kabayan Jordan Clarkson, hirap din makascore dito. Sa loob naman ng 7 minutes ay naka 2 points lang siya. Parang sinuwag na nga lang ni JC yung ulo niya sa kalaban. Habang sa Dallas ay itong si Richardson yung nagpakitang gilas. Umiscore ito ng 11 points. Ang score sa first half ay 50-42 lamang ang Dallas. Pagdating ng third quarter mga Lodi, nagkainitan na ang laban. Nagkagulo na si Rudy Gobert versus ang magkakampi na si Luka Doncic at Finney Smith. Nangyari ito matapos magkatulakan sa ilalim ng basket. Buti na lang at mabilis umawat ang mga referees at mga kakampi nila. Kaya sa fourth quarter ay tila ginantihan na ni Jordan Clarkson ang umaway kay Rudy Gobert. Naka 4-point play siya sa harap mismo ni Finney Smith. After niyan ay nakasunod-sunod na napunto si JC. Halos 5 minuto naman nagpalitan ng 3 ang Utah at Dallas. Ang naging problema lang ng Utah ay nakakascore nga sila kaso hindi naman nila nadedepensahan ang Dallas kaya hindi nila maitabalaman lang ang laro. Ang final score ay 111-103 na naig ang Dallas Mavericks. Jordan Clarkson with 16 points at 4 rebounds. Mike Conley with 28. Sa kabila naman ay si Luka ang leading scorer. 31 points, 9 rebounds at 8 assists. Kahit talo ay number 1 pa din sa standings ang Utah with 38 wins and 12 losses. Kayo mga Lodi, kung magtatapat sa playoffs ang Dallas at Utah, sino ang mananaig at bakit? I-commento nyo na yan sa baba mga Lodi at babasahin natin lahat yan. Maraming salamat at see you on my next basketball video.